Good news! 2 piso pa rin ang pandesal sa karamihan ng mga panaderya. Pero ang bad news, napilitan ng ilang panaderya na liitan ang kanilang paninda. Si mahal daw ang harina, di siyempre lumiliit. Maliit lang siya, parang ampaw. Nagmahal kasi ang mga sangkap ng pandesal gaya ng harina at asukal. Pero sa halip na itaas ang presyo at isugal na humina ang benta, binawasan na lang nila ang laki ng pandesal. Lumiliit po ma'am ang pandesal. Dati po malaki kasi sa mahal po ng mga presyo, ng mga harina at saka po mantika, asukal, lalo na po asukal. Sa bakery ni Marvin, kung dati ay 3 pandesal ang nagagawa sa 100 grams na minasang harina, ngayon hinahati na ito sa 4. Kaya ang finished product, kung dati ay nasa 25 grams, ngayon nasa 18 grams na lang. Halos ganito rin ang sitwasyon sa panaderya ni Jason. Napilitan na rin daw silang liitan ng tinapay kaysa bawasan ang ingredients. Hindi pwedeng magbawas ng mga materials kasi mag-iiba ang lasa. Baka mahirapan ang mga bumibili. Kaya ang ginawa ko, ganun pa rin ang presyo. Ang strategy naman ng ibang bakery sa halip na liitan ng tindang pandesal, itinaas na lamang ang presyo ng iba nilang tindang mga tinapay. Ang ginagawa ng maraming panaderya, whether maliit o malaki, sa ibang produkto, tinataas ang presyo. Ang bakery na ito, wala raw binago sa kanilang pandesal. Pero nagtaas ng piso sa iba nilang tinapay, gaya ng pandelimon, Spanish bread, pandekoko at monay na 5 piso na ngayon. Humingi ng pangunawa ang Philippine Federation of Bakers sa mga mamimili. Siguro naman yung mga maliliit nating kapatid sa industriya na ang operation is hand to mouth, ay hindi natin pwedeng pigilin at hindi pwedeng diktahan. Kung upang nang sa ganon, sila'y manatiling magsusurvive sa ganitong mga kagipitan. Leigh Alves, Nakatutok, 24 Oras.